Welcome back to your crowdsourcing Shopee YouTube channel. Itutuloy natin yung video series natin about how to bridge CryptoBlades from Binance Smart Chain BSC to HECO mainnet, transferring CryptoBlades characters and weapons from BSC to HECO chain. For this one, recap lang guys, gumawa na rin ako ng playlist para dito sa CryptoBlades tutorial natin kung paano yung step-by-step process ng pagta-transfer ng weapons and characters between the CryptoBlades BSC Binance Smart Chain to CryptoBlades HECO Chain. Checking yung MetaMask ng CryptoBlades. So from the Binance Smart Chain, ikiklik ko yung Switch Network. Okay. Ikiklik ko yung MetaMask and then add token. And guys, reminder, dun sa part 3 ng video natin, naipakita ko dito kung paano mag-transfer ng isang weapon from CryptoBlades Binance Smart Chain to CryptoBlades HECO Chain. Naipakita rin dito sa video na to kung paano, naipakita rin sa video na to na nag-transfer ako ng X amount of HT or HUBO token dito sa HECO Chain mainnet network. So yun yung magiging gas fee natin dito sa HECO Chain once na nakumpleto na natin yung transfer ng weapons and characters from CryptoBlades Binance Smart Chain to CryptoBlades HECO Chain. And yung HT na na-transfer dito sa HECO Chain, yun na yung magiging gas fee natin every time na magkocombat tayo sa CryptoBlades HECO Chain. Okay, so balikan na natin yung video. Okay, so when we click on the options bar on the top of our MetaMask, doon natin makikita yung option kung saan tayo pwede mag-switch between Binance Smart Chain and Huboy HECO Chain mainnet. Okay, so ang ginawa ko naman dito, nag-click ako nung menu and then options. And then scroll down lang tayo. And current chain, ang gusto kong mangyari dito, since yung MetaMask natin nasa Binance Smart Chain, lilipat tayo ng current chain from Binance Smart Chain to HECO Chain. Tapos i-refresh lang natin. Okay, check lang natin uli yung MetaMask. Add token lang. Okay, so always remember to check your MetaMask para alam nyo kung nasa ang network kayo, whether nasa CryptoBlades Binance Smart Chain ba kayo or CryptoBlades HECO Chain. Okay, so in this example, makikita natin na yung MetaMask ko nasa Huboy HECO Chain mainnet, and then I click on Switch Network. So click ko lang uli yung MetaMask. Okay. So add suggested token para yung mismong network kung saan nagra-run yung CryptoBlades mag-apply yung settings na gusto natin nasa HECO Chain mainnet na tayo. So click on add token. Okay, makikita natin dito na naka Binance Smart Chain pa siya. Kaya yun yung ibig kong sabihin, kailangan check nyo always once in a while yung MetaMask para ma-ensure na nasa tamang network kayo kung saan nyo gusto i-apply yung mga settings na gusto nyo. There are times na automatic na nag-a-apply yung switch between CryptoBlades BSC to CryptoBlades HECO Chain. In my case, hindi siya automatically nag-a-apply, so I need to select manually. And once I select manually, I always refresh my Mozilla Firefox browser. So dito, bago tayo mag-transfer ng characters or weapons, ang gagawin nyo muna, yung MetaMask, iset nyo muna ng Binance Smart Chain. Bakit Binance Smart Chain muna yung MetaMask? Kasi ang ginagawa natin dito, parang naglilipat lang tayo ng gamit sa lumang bahay papunta dito sa bagong bahay. Yung lumang bahay mo, yung Binance Smart Chain,
ililipat mo yung weapons and characters mo doon sa bagong bahay mo sa HECO chain. So ang mangyayari dito, nakaset muna yung MetaMask mo sa taas ng Binance Smart Chain. So select mo muna yung, dapat nakaselect muna yung Binance Smart Chain. Pagka natapos na kasi yung process ng transfer ng lahat ng weapons and characters mo from Binance Smart Chain to HECO Chain, doon pa lang natin papalitan yung MetaMask mo ng HECO Chain kasi tapos ka nang mag-transfer ng lahat ng asset mo from the Binance Smart Chain to HECO Chain. So dito, yung MetaMask mo naka-Binance Smart Chain muna pero para makalipat-lipat tayo between Binance Smart Chain and HECO Chain, i-click lang natin yung menu and then options. And then when we click on options, doon sa current chain, pwede tayong magpalit between BSC and HECO chain. So in this example, lilipat tayo or papalitan natin from BSC to HECO chain. And then refresh nyo lang yung browser. Dapat lilipat na yan sa CryptoBlades BSC or Binance Smart Chain. Okay, so click nyo lang uli yung, pagka-refresh nyo, click nyo lang yung MetaMask and then add token. Tapos kapag nakita nyo yung nangyari guys, nung pinalitan natin yung current chain from menu and then options and then pinalitan natin yung current chain ng HECO, automatically yung MetaMask mo nag-switch naman siya to Huboy HECO chain mainnet. And based sa nakikita nyo dito, nakapag successful naman yung deposit ko ng 0.5 HT dito sa MetaMask HECO chain. So yung 0.5 HT, mabilisan lang, check lang natin, 0.5. So 249 peso, naglagay lang ako ng ganyang allowance. And remember guys, ang gas fee lang kada nagko-combat tayo sa CryptoBlade sa HECO chain, sentimo lang ang kailangan mo. Lahat, kahit yung pag-upgrade ng mga characters and yung mga action na ginagawa dito, unlike yung Binance Smart Chain na napakamahal ng gas fee dito, sentimo lang ang kailangan gastusin. Kaya itong 250 pesos na diniposit ko dito sa HECO chain natin sa CryptoBlades is more than enough. So balikan na natin yung video. Kapag hindi ka agad nag-change yung screen, click nyo lang yung refresh para ma-refresh yung browser nyo. Ayan, so nakikita natin dito na nasa HECO chain mainnet tayo and wala pa sa total balance dun sa upper left, zero skill pa kasi nga clean slate pa itong HECO chain natin. Wala pang kalaman-laman yung skill. Wala pa tayong combat na ginagawa kaya zero pa yan sa ngayon. So nakikita natin, bridge for your NFTs, transfer NFTs to another chain. Pagka may mga prompts sa taas, i-X nyo lang yun. And then ang gusto nating i-click dito yung incoming NFTs. Okay, so dun sa part 3 ng video natin, na request transfer natin yung isang weapon natin from Binance Smart Chain to HECO Chain. So nandito tayo ngayon sa HECO Chain mainnet kasi gusto na natin kunin yung weapon from the Binance Smart Chain and i-approve na natin yung request for transfer ng weapon na yon dito sa HECO Chain. So after we click on incoming NFTs, ang i-click natin ay select weapon to withdraw and nakikita nyo dito yung weapon ID 1407154 from BSC chain. So ito na yung weapon na gusto nating i-transfer papunta dito permanently sa HECO chain para magamit natin sa mga future combat. So i-select ko na yung weapon natin and then withdraw weapon.
So when we click on withdraw weapon, automatically i-acknowledge yan ng MetaMask and we just need to confirm. So yung mga action na gagawin natin dito, based sa nakikita nyo, estimated gas fee, 0.001943 194383. So based sa nakikita nyo guys, piso lang was 97 cents or piso. Pagka nag-transfer ka ng character mo or weapon, in this example, nag-transfer tayo ng weapon. So, yung gas fee para i-withdraw yung weapon na ni-request for transfer mo from Binance Smart Chain papunta dito sa HECO Chain, piso lang yung gagastusin natin. So, tuloy na natin. I-confirm ko na yung withdraw ng ating weapon papunta dito sa CryptoBlades HECO Chain. So, yun sa MetaMask, okay na yun, na-confirm na, loading. Okay, so na-confirm yung transaction na successful naman. Okay, and based dito sa example natin, kitang-kita naman na after natin i-withdraw yung weapon natin, nabawasan na yung HT na dineposit natin. So, doon din sa baba, makikita natin withdraw from bridge. So, yun na yun. Successful yung transaction natin ng pag-withdraw ng weapon. Isang weapon pa lang to from the Binance Smart Chain dito sa HECO Chain. And then, ang susunod nyong gagawin doon, i-click nyo lang yung storage. So, ang gagawin nyo dito guys, yung select target chain, hayaan nyo lang na BSC yan. Kasi ang ibig sabihin yan, yung target chain yan kung saan manggagaling yung mga itatransfer mo na weapons and characters. So dito, ang gusto mo lang mangyari, when you click on storage, i-click mo lang yung weapon. I-select nyo lang yung weapon ha. Click nyo lang. And then, withdraw from storage. So manghihingi lang to uli ng another gas fee. Kahit paano okay na to kasi ang gas fee na kailangan mo HT, hindi skill. Hindi skill yung kailangan mabawasan. So ako okay na ako dito. Kahit kumbaga yung action na kailangan mong gawin dalawa para lang ma-transfer permanently yung weapon or character dito sa HECO Chain. Okay naman na yun kasi mababa lang yung gas fee.